Dalangin mo kami sa pagdating sa talita at sa pagdakrap sa kanyang sa aming mga puso. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon para sa iliwan natin ng tapat na lingkod ng Panginoon. Maraming salamat po sa paglilaragas para sa pagsindi ng huling kandila ng Adviento. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang araw ng panganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ang kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya ay pinagpala ng Panginoon at nakikalap sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtuloy ng sanggol sa kariya sanang ipangangalan sa kanya dahil ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, huwag ang ipangalan sa kanya. Subalit wala isang sa iyong mga kamag-anak ang may kanyang-ganyang pangalan. Wika nila. Kaya hinugyatan nila kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At ang mga silang lahat, pagdakay nakapagsalita siya at nagpuli sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pa naging usap-usapan sa buong kapurulan ng Judea, ang mga bagay na ito, pinakaisip-isip ito na lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, maging ano nga kaya ang matang ito? Sabagat maliwanag na suma sa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Binuhay ka ang Panginoon, Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa ikawalong araw na ng ating paghahanda. Ang mga misa natin ng pasasalamat bilang paghahanda natin sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sa Pasko ng Kanyang kapanganakan. At bahagi po ng mga paninilay na ito ating nasaksiyan ang mga tema. Una ay hamon ng maging patutuo. Katulad ng patutuo ni Juan sa tatlong katotohanan. Una, na mayroong Diyos. Pangalawa, na kahinaan ang kalungkutan at pagkakasala ng tao. Pangatlo, na ang daming makapagliligtas lamang sa kahinaan ng tao at makapagpatawad sa kanyang mga pagkakasala ay walang iba kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, ay nakita natin yung hamon ay pinamanig na pumagapal na maging kasandang tikip. Katulad ng bayang Israel,
na kasandang dikit ng Diyos na ipinamalas sa salit-salit lahi ng mga Islamika. Pangatlo, yung halimbawa na ipinakita ni San Jose na tayong lahat ay meron ang bag na dapat natin sa katuparan upang mapalago ang pag-aari ng Diyos sa daigdig na ito, maliit man ang malaki. At matulad ni San Jose, kahit na sabihin ng iba na panakiputas lamang ito. Pangapat, tinutukan natin ang salitang binitiwan ni Elizabeth, nilingap ako ng Diyos, na may tatlong pagkilos. Una, makita natin sa ating buhay kung saan tayo nilingap ng Diyos. Pangalawa, ay ibahagi natin ito sa mga mahal namin sa buhay. Istorya natin ito sa mga susunod na henerasyon. At pangatlo, itong mga karanasan na ito ng pagdingap ng Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng lakas. Ito tayo humuhugot ng lakas upang harapin ang hamon ng kasalukuyang daigdig na ito. At panglima ay tayo inanyag ng Diyos na maging katulad ni Maria, palaging tumutugon ng oo sa palawagan ng Diyos. Yung hamon ay magkaroon ng palagiang pagtugon sa utos o sa paanyaya ng Diyos. Pangalim ay ang paanyaya na dalawin. Baka may pinapadalaw sa amin ng Diyos. Dalawin natin para katulad ni Maria, magpapagpagdulot tayo ng kagalakan. Ang kagalakan ng Diyos, katulad ng kagalakan na natanggap ni Elizabeth at ni Juan Bautista. At kahapon ay tinignan natin kung alin sa bahagi ng ating buhay na masabi natin na ito yung aking awit ng pagpupuri sa Diyos. Paano mo ba ipinapakita sa iba na ikaw ay nagpupuri sa Diyos? Ngayon, sa araw po ito, ay ganun pa rin o, tumutukoy pa rin tayo kay Elizabeth at kay Zacarias. Ngunit sa pagkakataon nito, ito'y tumutukoy sa kapanganakan ng kanilang anak at sa pagbibigay ng pangalan nito. Na ipinapamanhin na yung pong pagtutuloy, ito po'y kasama sa ritual na ginagawa ng mga Hudyo sa tinatawag nilang pagbibinyag para ikaw yung maging Hudyo. Kaya kumisang meron tayo pagkatawang sinasabi na nabinyagan ka na ba? Well, ang tinutukoy yung tinuli ka na ba? Yun po'y nanggaling doon sa kaisipan ng mga Hudyo na yun ang kanilang binyag, yung pagtutuli. At si Juan Bautista ay ibinigay ang pangalan na Juan bilang bahagi po ng pagtugon ng kaganapan na itong pagkakaroon ng anak
ni Elizabeth at Zacarias ay galing sa Diyos. Sa lahat po niyo po maalala, hindi nakapagsalita si Zacarias at nakarinig mula ng pagbudahan niya ang mga salita ng Anghel Gabriel. Nawala lamang yung sumpa noong sabihin niya yung pangalan, hindi po yung gawa ang sinabi niya ito, gawa nung sinabi ni Elizabeth na pangalan na Juan. Hindi. Kundi, higit sila at sinabi niya ito, gawa ito yung pangalan na ibinigay ni Anghel Gabriel. Siyang nabuan na ang nakalilipas. Nabuan na Juan ang ipangangalan sa kanya. So ito po yung maliwanag na pakilala ni Zacarias na ang panganak ni Elizabeth ay galing sa kapangyarihan ng Diyos. At bahagi po rin po ito yung pagbibigay ng pangalan. Ang pagbibigay ng pangalan na siya gumaling sa sumpa sa kanya. At para po sa mga Hudyo, yung kanilang pagbibinyag ay ginagawa nila exactly ikawalong araw. Hindi po pito, hindi po siyam na araw, hindi isang buwan, hindi isang taon. Kaya po sanali po maging bahagi ng ating pagkilos na maibigay natin ang sakramento ng binyag sa lalong madaling panahon. Wala po tayong designated na araw na palugit na dapat mo ialay yung baka sa Diyos. No? Pero sana po makita natin na mas madali. Pero ito, no? Ano yung hawa na ipinapamanay ko sa atin ngayon ng buong kapal? Yung kahalagahan ng pangalan. Yung kahalagahan ng pangalan. Yung kahalagahan ng pangalan na mapapansin po natin na hindi lamang mo sa panahon ni Zacarias at ni Elizabeth na ito'y pinagtalunan. Kasi sabi ng kamag-anak kay Zacarias, sabi ni Elizabeth ay wag. Hanggang ano ngayon, makita po natin ay magbibigay lamang ng pangalan ng pinag-aawayan. No? Pangalan ng street ay kuminsan ay nagdiba at iba. Pangalan ng mga public places, mga government offices, ay makita po natin na kuminsan ay pinagtatalunan. Kasi ganun kahalaga yung pangalan. Para po sa banal na kasulatan, yung pong pagbibigay ng pangalan, kung makikita po natin, ay tumutukoy para sa ngayon po sa mga Israelita. Ito'y tumutukoy sa kanyang misyon na ipinagkaloob ng Diyos. At tulad po alimawa ni Abraham, ano yung kanyang misyon? Maging ama ng maraming bansa. Sa yung Pedro, anong ibig sabihin ng Pedro? Bato. Hindi po si General Bato. Ngunit galing, bato na magiging sandigan ng simbahan na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalan na ibinigay kay Jesus, Emmanuel, na rin ang Diyos ay suma sa atin. Nakita po natin na ito yung misyon na pinamanin. At kay Juan, ang pangalan na Yuhanan, ay ang ibig sabihin ay
ang pagpapala ni Yahweh. Pinagpala ka ni Yahweh. God's graciousness. Yahweh's graciousness. So yun po, no? Para po sa mga isalimutan, yung iyong pangalan ay nagpapahayag ng iyong misyon. Sa ating po mga mananampalatayang Kristiyano, naging bahagi po ng ating panginilay, lalo-lalo po tayong mga Katoliko, na marami sa atin, ang pagamat yung kumisa nawawala na, na yung pangalan natin ay inuha po sa kalendaryo. Kaya wala na masyadong kalendaryo ng simbahan. Ang kalimitan nakita na natin ngayon ay kalendaryo ng chip. Ang kalendaryo ng civil. Kasi po, kapag ang kalendaryo magsisimula sa araw ng Lunes, nakita po, Lunes, Martes, Merkules, kaya may civil kalendaryo. Kapag po yung kalendaryo nagsisimula ng Linggo, Linggo, ayan ay church calendar. So, kapag po kalendaryo ng simbahan, kumisa may makita kayo ng pangalan sa bawat araw. Malibad po kumisa sa mga pagpasa. Yun ay yung mga kapistahan ng mga banal. Yung mga ilang nating mga magulang, dun hinalaw yung mga pangalan. Na nagnanayos na nun ha. Sana ito yung masundan. Yun yung pangarap ng magulang. Sana yun yung masundan na halimbawa at unang anak para matugon kay Jesus. Sa mga ilan naman, ang kinukuha ay ang mga tuwang kanilang mga magulang ay deboto na santo, doon kinukuha yung pangalan. Kumisan po ay Pio, deboto ni Padre Pio. Francisco, deboto ni San Francisco ng Assisi. O ng mga itinuturing din po ng mga papa, no? Noong panahon ni Pope John Paul II, maraming mga nabinyagan ang pangalan ni John Paul. Yung iba, maaaring hinalaw nila kasi gusto nila yung kanilang anak ay maging magaling na singer. Ginawa nila sa magaling na singer. O hindi kaya ay magaling na artista. Kaya nanayin sa tularan paglaki ng bata. Pero yung hawan ay pinapamanin ko sa atin ngayon na yung pagpapahalaga sa pangalan, maging ito man o ay ngayon marami na ho tayong narinig na pangalan. Pero na ho mga Japanese sounding words. Meron na pong mga Korean sounding words. May mga Chinese sounding words. Meron na rin yung Russia na yung pinapangalan kasi gawa mong mga nakapag-asawa si Baklahi na nagbunga yung mga anak. Kaya po, dapat po alam ninyo yung kahulugan. Alam niyo yung kahulugan ng pangalan. Ganun din po na ako sa mga anak. Sana itanong nyo rin sa inyong mga magulang, nakitay bakit ito yung pangalan ko. Bagamat maaaring marami tayong pwedeng magkaroon ng sarili nating interpretation. Pero itanong mismo natin sa mga magulang natin kung bakit yun ang ginamit na pangalan. Kasi sigurado po may kadahilanan sila kung bakit yun ay kinuha ng pangalan. Pero higit sa lahat, yung pagpapahalaga sa pangalan ay huwag natin kalimutan na ito yung kinakailangan natin pag-ingatan. Kasi kuminsan po, ano, sabi nga ng iba, Father, bakit ba kinakailangan ng requirement sa binyag ay mayroong birth certificate? Sabi ko, kaya hinihingi yung birth certificate. Kasi para hindi tayo magkaroon ng problema sa pangalan. Eh, Father, alam ko naman yung pangalan ng anak ko eh. Well, oo nga, pero kuminsan,
Iba yung nakalagay sa birth certificate, iba yung spelling, at iba yung sa memory mo. Pumisa po yung memory natin ay mayroong room for error. Samantalang kapag mayroong kamismo papel ng birth certificate, hindi maliwanag, ito talaga yung pangalan mo. Kailan po natin hinihiling yung birth certificate. At kung sakali man po halimbawa, wala pang birth certificate yung bata, ay pwede naman ang binatan. Kaya ang sinasabi ko sa magulang, na kung sakali ipare-register nila yung kanilang anak, siguraduhin lang nila na iisa yung pangalan na ginamit sa simbahan, isa yung spelling, na yun din ang gagamitin sa pangalan kapag ipinaregister sa gobyerno. Kasi baka mamaya magkaiba, ayaw mo mong problema. Hindi po yung problema sa simbahan kasi kahit anong pangalan ay ibigay niya, walang problema. Malagay na rin niya ganyan, baka. Pero for legal purpose, ayaw ng simbahan na kayo ay ayusin pa yung pangalan. Bagamat yung ngayon, medyo mas mura yung mga sa ayos ng pangalan, hindi yung katulad ng una. Kailangan ay bakit pa natin naayusin kung tama na. So, doon na tayo sa tama. So, may mga pagkakataong pino, ito yung bahagi yun ng karanasan natin na yung pinabinyagan yung bata, ginamit yung pangalan, and then yung apelido ng tatay. Yun ang normal na practice. Ngayon, nakataon naman nagkimula yung tatay at nanay. Sa galit ng nanay, inalis na yung apelido ng tatay. Siguro galit sa tatay. Ang ginamit na apelido ng anak ay alit, yung kanyang apelido. So, later on, nagkaroon ng trabaho yung nanay, yung anak pinatira niya sa kanyang lola, isa sa kanyang lola, yung kanya namang lola, pinalitan yung apelido. Ginamit naman niya ang apelido ng lola, yun ang pinagamit yung sa bata. Pero inahanap namin yung kanyang baptismal certificate. Kasi yung ginagamit ngayon ng bata yung apelido ng lola, hindi naman alam ng bata. Hindi namin makita. So, patuloy namin pagkahanap, nalaman namin na yung palang pinagbinyagan ng bata, ang gamit ay apelido ng tatay. Hindi yung apelido ng lola. Pero, huwag niyong gagawin na basta-basta niyong nalaman papalitan ang pangalan ng apelido ng inyong mga anak o apo. Kasi, kayo ay mayroong problema later on. Pero higit po dyan, ang hamon na pinapamanhin ko sa atin ang buong may kapal ay hindi sa lagawang nating kalimutan yung kahalagahan ng pangalan na mayroon may Christian meaning. It is a Christian name. Sapagat ibinigay sa iyo sa biyaya ng binyag, bininyagan kayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Bininyagan kayo sa pangalan ng ating Diyos. Kayo nga mga alam, mamuhay tayo sa ayon sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano, bilang tagasunod ni Kristo. Sana po hindi lamang tayo Kristiyano sa pangalan. Nasabing binyagan, pero hindi naman natin ginagawa yung ating tungkulin. Alito lang po yung hamon na pinamamanhin. Kaya po yung Veritas 500 ay mayroong programa na nawa ay nais natin tunay na ibalik si Kristo sa bawat tahanan. Maging bahagi yun ang pagtugon. Sapagkat may mga pagkakataon na kinakailangan natin na bigyan ng higit ng pagkapagkalaga.
Katulad po limbawa ng ano, yung kapag katolikong Kristiyano, dapat ay ano, pinahalagahan po yung buhay ng tao. Yun ang isa sa mga napakalagandang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos. Pahalagahan ang buhay ng tao. Huwag mo hayaan ang buhay nito ay masira. Kahit na anumang kadahilanan. Bakit? Yan ang pinaniwalaan natin bilang mga Kristiyano. Ano pa? Yung patuloy na hamon ay binigay ng binyag, galing yun. Ang pagsampalataya natin sa Diyos at ang pagtatakwil natin kay Satanas, ang pagtatakwil natin sa lahat ng ora, ng lahat ng uri, ng kasalanan. Yung pagsampalataya natin sa tinatawag po natin 12 articles of faith na dinasasal namin na tuwing tayo nagtatasan ng sumasampalataya, yung aking pananampalataya na tumutukoy sa buhay panalangin. Sabi nga natin, we are sacramentalized. Tayo ay dinimyadag pero kakaunti ang nagsisimba. Only 20% ay ano yung buhay natin panalangin. Yung pakiisa natin sa maliwanag na tanda ng aking bumpag sa saksi sa aking pang-araw-araw na buhay. Sa mapagitan ko ng aking pangangalaga, governance, paano ba natin inilagay yung mga bagay na ito? Inaayos ba natin sa tama nito kung inalalagyan? No? Magiging pamamahala katulad ng pamamahala ni Jesus. At ito po yung hamon ay binibuli ko sa atin ng buong ito pa. No? Maging Kristiyano tayo. Hindi lamang sa pangalan. Nawa yung pangalan natin din ang mga Kristiyano ay katulad ng pagpapahayag ng kahulugan ng pangalan ni Juan, pinagpala ka ng Diyos. Ang tawag na ako namin sa atin ay, tayo yung anak ng Diyos. Tayo may pakita natin na ito, ito yung pagiging anak ng Diyos. Nagawa po ay gawin natin. Ito yung pagdadalunan ng bawat pagkilos natin gawa ng tayo ay binigyan ng pangalan sa ayon sa ating pananampalataya. At sana po, hilingin natin sa buong may kapal na tunay na maging Kristiyano tayo higit sa ating pangalan. Maipanaapitan natin ang dignidad ng ating Kristiyano pangalan. Ginangalan na